All right, so yun. Good morning, good afternoon, and good evening po sa nag-attend po ngayon sa ating event. And sana po ay marami po kayong makukuha ang information po, no, regarding po sa ating topic po tonight. So, okay, so before mag-start, of course, kailangan natin mag-rename, no? So paano ba mag-connect ng audio? So I think lahat naman nakapag-connect sa kanilang audio, no? So i-follow nyo lang po yung nasa screen. Napakadali lang po niyan. Step by step, no? Click the yung headset na icon, tapos call via device and allow. Alright? And reminders lang na wag po nating pindutin yung mic button kapag nakapag-connect na po tayo sa ating video para po yung speaker po natin ay di po ma-store po, ma-distract po. Alright? And of course, meron din po tayong proper renaming po. So, pag i-rename po natin yung mga pangalan po natin, no? So, kung paano po, nasa screen, i-follow nyo lang po, no? So, step by step po, participants, first, second is rename, and third is click mo yung pangalan mo. So ngayon, ano ba yung ilalagay natin na pangalan? So for example, your name underscore who invited you. So for example, John, Jason is invited by Ann. So your name must be Jason underscore Ann. So dapat yan yung ating renaming, no? So, alright. So without further ado, our speaker for tonight, one of the best speaker here in IMG. So please help me welcome CEO Julius Monteo. Sir, take the floor. All right, so thank you very much po sa ating host. So I do hope na ano po nakapag-connect na po lahat sa audio po nila. If meron po kayong guests sa mga members po, kindly help them po na ma-connect yung audio. So okay. So before we start, let us do a prayer po. It's our tradition to do a prayer. So let us put ourselves in the holy presence of God, the True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. For those who are Catholic, you could do the sign of the cross with me. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor. With my wealth, today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. So yun. Yung topic po natin tonight is the basics of stock market and mutual funds investing. I'm gonna make this a short discussion po for you all. But please stay focused for 30 minutes to an hour of discussion kasi medyo technical po yung magiging discussion natin ngayon. And I know a lot of you nag-inquire sa ating FB page and for some of you, so friends ninyo regarding how to invest in stocks, paano bumili ng shares from SM, Ayala, Jollibee, and that is our primary topic po tonight. So ito po pala yung background ko po. I'm an electronics engineer by profession. I'm a CEO marketing director of IMG. 8 years na po ang experience ko sa financial industry. I'm a life license underwriter and registered financial planner of the Philippines. So yun, medyo matagal na po ako. I started way back just like you. I was invited by a friend. Sabi ko, wala naman sigurong masamang ituturo si IMG sa akin. I mean, when I join, I will learn more. So talaga nag-join ako, especially yung pakay ko talaga is discussion regarding stocks and mutual funds din. So tonight, you will be having the introductory po na topic regarding stocks and mutual funds. So if you really want to have a broad knowledge regarding this one din, after this one, really get back to the one who invited you po para makapag-start kayo. So, by the way, we have a global financial campaign. The company po pala na introduce ko sa inyo is International Marketing Group or IMG. We are a financial broker. We teach about financial education.
So, isa sa tinuturo namin is itong basic stocks and mutual funds. So, ano po ba yung campaign namin ngayon? Yung campaign po namin ngayon is to educate 30 million Filipinos by 2030. Alam naman po ba po natin na yung Filipinos are really masisipag. But the problem with Filipinos is that walang naiipon usually and nagre-retire po na walang pera. So right now, you will learn how to set aside money and saan pwede maglagay ng pera. Sabi nga po, so why do we teach financial literacy? Sabi nga po ng isa sa mga financial gurus din na sikat, si Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. So, yun. Of course, marami nang dumadaan na pera sa atin, pero yung tanong is saan ba napunta? Diba? So, kailangan po talaga nating ma-manage yung money natin. So, building long-term investments, you need to understand how money would work for you. You know, the difference between the middle class and the wealthy people is actually understanding how money would work for you. The middle class, they just work hard for money until they die. The wealthy people, they work hard for money because they are also mga masisipag yan. But on the side, they invest. So that later on, pag pagod na po sila, si pera na po yung papalit. Ano po ba yung gusto ninyo? Yung magtrabaho kayo para sa pera hanggang sa mamatay tayo? Or gusto natin na later on, pag pagod na tayo, sabihin mo sa pera, napagod na ako, palitan mo na ako. So that is something that we could not build overnight. So if sa tingin ninyo na gusto nyo ng easy money, hindi po ito yung company na tamang company para sa inyo. Kasi dito, we want you, wala pong madalian na pera. Kumbaga, you need to learn, you can't build it overnight. Kailangan po ng long term talaga yung pag-build ng money, and dapat din marunong tayo kung saan pwedeng ilagay yung money para magtrabaho para sa atin. Okay? So there are two types of income. Okay, before we go on to the main topic, I want you to understand na si mutual funds, anong instrument ba siya and bakit ba natin siya kailangang matutunan? So, actually, there are two types of income. First income is active. This is income from direct labor. Of course, you have your job, salary, you have your if you're a doctor, may patient ka, so may bayad, di ba? So, pag lawyer ka, may client ka, OFW, CIFR, may contract ka. But of course, amongst this, di ba? I mean, sa lahat po na sinabi ko, one common thing, di ba? Sa lahat po niyan, pag nagkasakit ka, wala kang pera, di ba? No work, no pay, di ba? Siguro may sick leave for job, pero pag ubos ng sick leave, wala ka ng no work, no pay na, di ba? So, if you stop working, the income stops. So agent also have commissions. So, yun, you work hard for money. So, dito po, sa sample na ito, I mean, this type of income, you are working hard for money kasi pag wala ka, wala rin pera ang pumapasok. Yung second income naman, ito yung gusto namin mag-transition ka. Ito naman po yung tinatawag natin na passive income. So income keeps coming even if you are not working. You stop working, your income continues. So ano ba yung iba't ibang klaseng passive income? You have interest income from investments like mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. You have royalty income from businesses. Like for example, if you build a franchise company, may nag-franchise sa company mo. So meron kang percentage doon sa income sa nag-franchise sa company mo. So that's royalty income. So apart from that, rental income. So may sasakyan ka, parentahan mo. May bahay ka, parentahan mo. So among the three, for me po, ang pinakamadali and pinakamura na mag-invest ka is actually the interest income from investments kasi marami kang pagpipilian. Even the mutual funds, you could start with 1,000. But if you want talagang malaki na growth in a way na depende sa phase ng kayod mo sa buhay o yung tawag dito, depende sa facing ng sipag mo or ng ginagawa mo everyday to make money, royalty income is also a good source of passive income kasi mag-build ka ng royalty income at first, gaya ng sa IMG, we have a business opportunity for you to build a royalty income. Later on, babalik din, malaki din yung binabalik niya. So, compare sa investments. But of course, it's a combination of the three na sinasabi ko. Ang pinakamahal lang sa kanila is yung rental income because, of course, if you build an apartment, kailangan mo talaga ng malaking pera for the apartment. So, do not work hard for money. Let your money work for you. So, yan po yung gusto natin. So, from
active income, we need you to transition to passive income. If you're an OFW right now, gusto mo bang magtrabaho hanggang 60? Diba? Sobrang daming OFW, sinasabi nila, uuwi na ako. Sinasabi sa anak nila, mag-ipon na ako 5 years, then uwi ako. But umabot na lang ng 20 years, hindi pa rin nakauwi. Alam niyo kung bakit? Because parati po nila, ang ginagawa is always yung active income instead of passive income. So, of course, hindi yan overnight na makukuha, na mabuild. Kailangan mo lang talagang dahan-dahan po na mag-transition. Okay? So, of course, when we talk about long-term savings, kailangan mong maintindihan ang power of compound interest. So, ito pong ituturo ko po sa inyo is a formula, tinatawag po itong Rule of 72, para malaman mo po kailan mag-double yung pera mo kung saan ka po nag-iipon. So, hindi po ako yung nag-formulate nito. Okay, hindi po si IMG. Ang nag-formulate po nito is si Albert Einstein. So, dividing the number of 72 daw by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, if you open a savings account na 10,000, for the sake of example lang po, yung bank, bibigyan tayo ng 1% na interest rate. Yung banko actually would give us less than 1%. Pero for the sake of example, para mas madali po, sabihin na lang natin na 1% yung binibigay ng bank. So, 72, i-divide mo by 1, that is 72. So, if you put money in the bank, actually, 72 years pa before mag-double ang pera mo. So, yung 10,000 mo, after 72 years, magiging 20,000. So, okay lang po ba yan sa inyo? Kung isipin ninyo, sobrang tagal, di ba? Kahit siguro, sobrang daming gulay na kakainin mo, hindi sure if aabot tayo sa 72 years from now, di ba? So, kailangan po talaga nating alam din kung saan pwedeng maglagay ng pera natin. So, let's take other examples po. For example, if you put your money at 4%, 72 divided by 4 is equals to 18. So every 18 years naman, nagdo-double yung pera mo. So if you save at 29 years old, may 100,000 ka, at 47 years old, magiging 200,000, at 65, magiging 400,000. Now how about if you save at 8%? 72 divided by 8 is equals to 9. Every 9 years naman po, nagdo-double din po yung pera mo. How about at 12%? 72 divided by 12 is equals to 6. Every 6 years naman, nagdodoble po yung pera nyo. So, if nakikita nyo po, pareho sila ng naipon, if magkaibang tao itong per column, tig 100,000, pero pagdating po nila ng 65, malaki po yung difference. Bakit po? Kasi, konting increase pala ng interest rate, malaki pala yung effect sa pera later on. Yung question ko po sa inyo, saan ba tayo nag-iipon ngayon? Kasi madalas po sa atin, nag-iipon lower than 4, di ba? Pero, nag-iipon lower than 4, yeah. Pero, nangungutang higher than 8. Pag nag-loan ka ng sasakyan, magkano ba yung interest? 17%, around that percentage. Pero, pag nag-ipon ka sa banko, ano yung interest? Lower than 1%. So, kaya bigyan natin ng justice din yung ipon ninyo. Di ba? Hindi pwede mag-ipon tayo basta-basta lagay ka lang kahit saan. Di ba? So, if you, especially if you're just saving lang sa ano, nag-iipon ka lang sa alkansya. Di ba? Wala talagang tubo. So, basically, steady lang talaga yan. Di ba? Yung pera mo. So, kailangan nating ilagay din kung sa tamang investment. So if I ask you, saan mo ba gustong maglagay ng pera? 4, 8, or 12%? Of course, gusto natin sa higher than 12%. But ang question is, papaano? Di ba? So mamaya, i-discuss natin. But how do you want to make 6 million? Yun yung tanong ko po sa inyo. You work hard for money. Ito yung first option. You work hard for money. May 6M ka. Second option, money work for you. May 6M ka rin. So, ang question, how many years ka ba mag-work para makakuha ka ng 6 billion? E, pagtrabaho ka lang talaga and set aside ka ng pera na walang interest. So, kung 200,000, ito po, 200,000 per year po ang kailangan mong ipunin in 30 years para magka 6 million ka. Given na wala, hindi ka nag-i-invest, nag-ipon ka lang talaga. And imagine, 30 years from now, magkano lang ang value ng 6M? Pero, kung isipin mo, 200,000 per year, magkano ba yan? Around 16,000 per month na kailangan mo ipunin consistently for 30 years. Di ba? Alam nyo ba, na if alam mo kung paano ang pera magtrabaho para sa iyo,
you will only save 100,000 one time. Patubuin mo lang yan ng 36 years, magiging 6.4 million yan, given na hindi ka talaga nag-withdraw. 12% annual interest per month po sa sample dito. So, what if, sabi mo sa akin, sir, hindi naman ako, hindi ko kaya na mag-ipon ng 100,000 per, sa 100,000 sa isang bagsakan kasi hindi naman ako, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko. So, what if mag-ipon ka ng 1K per month, di ba? Pwede naman. So, sa 1,000 per month po at 12% interest rate, in 36 years, magiging 6.4 million yan. Okay? So, the earlier you start and the bigger you save, of course, the bigger the money would, mas malaki yung pera later on na result niya. So, okay, so, yun yung question, di ba? Saan mo ba gusto? You work hard for money or money working for you? So, you must be wise. Of course, the examples here are realistic, di ba? Hindi yung nababasa ninyong scam na double your money in a year. Dito po, realistic tayo, okay? So, per yearly interest rate, safe interest rate. So, kailangan lang natin mag-ipon and kailangan natin matuto kung saan pwede maglagay ng pera. So, yun. Ito po, actually, is an example of how example of how the banks invest their money and where you should put your money din. So, ang banko actually, ikaw as depositor, nagde-deposit ka sa banko, may savings account ka, ang banko, ini-invest po nila yung pera sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. Now, actually, alam nyo po ba na ang ba, you could actually go directly kung saan po nag-i-invest ang banko. Paano? Through mutual funds. So, if you invest in the bank, the average interest rate of bank right now, yung ano lang, yung deposit account lang is 0.25%. So, ang banko kumikita ng 12%, ang ibibigay sa iyo 0.25%. So, ang banko may 11.75% na profit. So, kawawa ka naman. Actually, if you really want to grow money, just like how the banks grow money, pwede ka mag-invest sa mutual funds. So, magkano yung nilagay, kung magkano yung interest ng mutual funds kung saan sila nag-invest, like 12%, yun din ang babalik sa shareholder kasi kasi shareholder ka. Diba? Unlike kung depositor ka, yun, 0.25% lang. Pero dito kasi, you are an owner. You have a certain portion of ownership sa mutual funds kasi shareholder ka. So, kung 12%, nag-invest in mutual funds sa stocks, equities, so, ang babalik din sa atin, 12%. So, saan mo ba gustong maglagay ng pera? Sa bank ba? Or sa investment? So, I do hope na naliwanagan kayo na mas okay na maglagay kayo ng pera sa mutual funds. But of course, bank, maganda din naman. Pang safekeeping lang ng pera and pang emergency fund. Pero gusto mo talaga ng long-term savings, dito po tayo sa mutual funds. So, how can you save to achieve your goal? So, I mean, how much can you save to achieve your goal? So, dito po, charts lang po ito. Wala akong sinasabing investment. Ang sinasabi lang dito, na if nag-ipon ka ng 1,000 per month, if 4% interest rate ka nag-ipon, in 5 years, magiging 66,300. If 12% ka nag-ipon, 80,340 in 5 years. In 30 years, magiging 3,052,000. Now, of course, if nag-ipon ka na mas malaki, 2,000, mas malaki din yung magiging amount niya pagdating ng araw na gusto mo siyang kunin. Say, 30 years from now, yung plano mong kunin siya, magiging 6.1 million. Of course, mas mahaba po yung edad natin, okay, or mas malaki po yung edad natin. Let's say, we are at 50s, 40s right now. Mas okay is if mas malaki yung ini-invest natin. Kasi nga, medyo konti na yung time towards our retirement. So, yun, malaki yung edad, mas malaki dapat yung i-invest. Okay? Kasi malapit na tayo sa retirement. Mas bata, of course, pwedeng paunti-unti, like 1,000, 2,000, but don't limit yourself. Kasi mas malaki talaga ang magiging effect niyan pag malaki ka mag-invest. For example, if you develop a habit of 10,000 per month na pag-i-invest at 4% at 12% interest rate pagdating ng 30 years from now magiging 30 million. So imagine if
nag-ano ka, nag-start ka mag-ipon, like when you are at your 30s, pagdating mo ng 50, may 30,520,130 ka na. In 35 years, meron ka ng 54 million. So kaya marami, yung mga madalas na mayayaman guys, actually, they did not build it na talagang diretso-diretso. 5 years, 10 years, build, lumaki agad yung pera. No. Actually, they develop a habit po talaga na mag-ipon kahit sa bata pa. Imagine, let's take an example po sa mga incheck. Di ba yung mga Chinese talagang grabe mag-ipon? Kaya marami pong incheck na mayayaman. So, savings plus knowledge regarding investment could really bring you wealth. Okay? So, ito na po yung main topic natin ngayon. Kasi kanina, tinatanong ninyo, saan ba tayo pwedeng maglagay ng pera sa 12% interest rate? Now, actually, before ko ma-discuss more about mutual funds, kasi ang iba, nagtatanong regarding mutual fund, kailangan po nating maintindihan kung ano po yung stock market. So, stock market po, actually, is marami tayo, let's say we are 5 people, we invest in a company, let's say the company is a good company, there are 5 people who are investing in a company. They are creating a company. Let's say, yung 5 taong ito, nag-incorporate. Nagawa sila ng tinatawag na good company. Yung good company po, let's say, they are manufacturing chocolate. Yung chocolate, nag-manufacture sila, sobrang tamis, sobrang sarap talaga, and gusto nilang expand yung company. Lumaki yung company, but kulang yung pera pa rin nila for expansion. So, at first, tig 20% sila, equal shares. Let's say, nung nag-open sila, the same amount yung in-invest nila for the company. And then they decided, okay, to go for initial public offering. Ito na po yung i-open mo yung part of your shares papunta sa public. So pwede na silang ang public pwede nang bumili ng shares. So let's say the 40% of the total shares inopen nila sa public. So anong nangyari? Ang public pwede na pong makapagbili ng stocks. So pag sinabi nating stocks, again, stock market is palengke po ng mga shares. Ito yung palengke ng mga shares. It could be online, it could be offline. Kasi meron naman tayong broker din na pwede tayong tumawag. But right now, the most common thing is pwede ka na mag-online trading. So ito po yung, or online investing. So yan po yung stocks. Bili ka ng SM, bili ka ng Jollibee. Yan po yung stocks. So for you to understand more, paano ba tayo kumikita sa... one of the way for you to understand more is knowing paano ba tayo kumikita sa stock market. So how do you earn in stocks? So let's say kilala naman po natin siguro ito, 'di ba? Ang company na ito si Jollibee, ito po yung anong tawag dito? Ito po yung childhood paborito nating kainan, 'di ba? Chicken Joy and Jolly Kiddy Meal. So of course, pwede po tayong mag-invest sa Jollibee. Okay? Pwedeng-pwede po if mag-register tayo sa stock market. So paano ba ang kitaan dito? So if the price per share po ng Jollibee is 130, let's say, and meron kang 5,000, okay? So sa 5,000 nyo po, ilan po bang shares ang mabibili? So ganito siya para hindi kayo malito. 'Di ba? Para tayong bumibili ng gasolina. If bumibili po tayo ng gasolina, 'di ba po? Let's say ang per liter ngayon ng gas, 'di ba, sobrang mahal. Magkano po siya before sa war ng Ukraine and Russia? 'Di ba yung gasolina before was around 40, 'di ba? 40 pesos, 50 plus or 60. Dumaan ata ng last year nga yung nag-pandemic, umabot na mga 30 plus ata. So, let's say nung pandemic nag-ipon ka ng gasoline. Let's say ito po ha para hindi kayo malito. Let's say nung pandemic meron kang 1,000 pesos. Okay? Yung 1,000 pesos mo, ilang liters ng gasoline ang nabibili? Let's say 45 pesos per liter. Umabot naman yun ng 45. So meron ka mabibili na 22.2 liters. Diba? Inipon mo yung 22.2 liters, hindi mo binenta. Naghintay ka na lumaki yung price. Ngayong 2022, timing, naging 75. So ibibenta mo yung 22.22 liters mo na nabili at 45 pesos ng 75. Magkano na siya? 1,666.
So yung 1,000 pesos mo, magkano yung kita? 666 pesos. Ganun lang din po yung stock market. Pero we talk about, hindi na per liter, ang pag-uusapan natin ngayon is per share. So, let's say, bumili ka ng 5,000 pesos sa Jollibee, 130 yung per share. So, 5,000 divided by 130, that is 38.46 shares. So, you bought 38.46 shares, multiply mo, let's say after 1 year, naging 200 ang per share ni Jollibee. 38.46 shares, binenta mo yung shares mo ni Jollibee sa stock market, 38.46 times 200, magiging 7,692. So, magkano ba yung kita mo? Yung kita mo is 7,692 minus 5,000, ito na po yung 2,692 or 53%. So, ganun po yung stock market. Now, yung tanong ko, para ba tayo sa stock market? Or ikaw, para ka ba sa stock market? So you should ask yourself. So meron po tayong mga categories that you should ask yourself if okay ba para sa iyo yung stock market. Of course, anyone could invest in stock market. Pero dapat i-assess mo. Kasi baka mag-lose ka ng pera. So nakita nyo po yung taong yan, sobrang sakit ng ulo niya sa kababasa po ng chart. So, first question po na dapat ko pong na itatanong ko po sa inyo. Muted lang po, please. So, ang first question po na itatanong ko po sa inyo is, do you read business news? Ba, nagbabasa ka po ng po ba ng business news? Second is, of course, for some of us, pag may newspaper, saan ba tayo pumupunta? Diba? Diba pag newspaper, hindi naman tayo pumupunta sa business news. Ang pinupuntahan natin or binabasa natin, agad pumupunta tayo sa entertainment, 'di ba? Ano yung nangyayari sa latest na chismis or marites sa ano natin sa ating mga favorite na mga artista, 'di ba? So, if hindi ka nagbabasa ng business news, the stock market might be not for you, okay? Kasi kailangan din nating magbasa ng business news. Second is, do you have time from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. to monitor? May oras ka ba sa oras na yan, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.? Diba? Nagmamonitor. Kasi open ang stock market during that time. So, maaari kasi bumagsak, maaari tumaas. So, dapat din nating at least magmonitor. So, if may trabaho ka during that time, so maybe stock market is not for you. Are you willing to study technical analysis? So, nakikita nyo po yung andyan. Diba? So kailangan mo mag-study ano yung support and resistance, ano yung mga candlestick indicator. So yung mga yan, kailangan mong matutunan talaga. So if hindi ka willing mag-study, so hindi talaga para sa atin si stocks. If ganun, of course, we could do long-term na investments naman, pero at least kailangan mo pa rin na may know-how ka, at least ng technical analysis at nagbabasa ka ng business news. Okay, para tama yung company and tamang price yung papasukan mo. Ngayon, of course, if hindi pala tayo pwede sa stock market kasi hindi ka nag-yes sa lahat ng questions na yan, eh bakit pa tayo nakikinig sa webinar na ito? Di ba? Actually, I have good news for you. Kasi meron po tayong option. Remember, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. So, ano ba yung mutual funds? Ang mutual funds, so, kilala nyo naman siguro yung mga companies na ito. Diba? Pwede ka mag-direct stocks, pero if wala kang oras mag-monitor, okay, hindi ka nagbabasa ng business news, mutual funds can do it for you. Si mutual funds po, ganito nag-work. Marami po tayo, nag-i-invest tayo sa isang fund house. Si fund house po, may mga fund managers yan. Si fund manager, sila na po yung mag-buy and sell ng mga companies for you. Okay? So, sila na yung mag-buy and sell ng companies for you. Ibabalik po yan sa atin as net asset value per share. The nice thing about this fund managers, 24/7 they monitor. They have connections sa mga malalaking companies. They have a lot of connections para tama yung placement nila sa pag-buy and sell. Marunong sila mag-technical analysis. And then, ibabalik yan sa atin, if tumaas yung net asset value per share, magigain din po tayo. Ganun pa kasimple si mutual funds. So, of course, ang tanong, ano bang gusto mo?
ikaw yung mag-drive sa sasakyan or may driver ka. Diba? So, if gusto mo may driver ka, dito ka na sa mutual funds. So, how do you gain in mutual funds? The same with stock market. But instead of buying shares from companies, you buy shares from the mutual fund company. The performance of the shares of the mutual fund company will depend sa mga binili din niya ng mga company sa stock market. So, ang per share ng mutual fund, tinatawag po siyang net asset value per share. So, for example, if you have 1,000 pesos and you bought shares from ABC Mutual Fund, which has a NAV PS of 100 pesos, ang question, how many shares ba ang mabibili ng 1,000 pesos mo? So, ilang NAV PS ba? So, 1,000 divided by 100 is 10 shares. If after 1 year, naging 200 po yung gain ng mutual fund, 10 shares times 200, that's 2,000. So, you gain 100% in 1 year. But the nice thing, hindi ka na masyadong nagmo-monitor. Kasi, lagay ka lang na lagay ng pera, si mutual funds ang bahala. So, of course, it would go up, it could go down, pero hindi ganun kabilis sa stock market. Kasi sa stock market kasi, every second, as long as the market is open, magbabago yung price. Si mutual fund po, every end of the day, magbabago yung net asset value per share. Kasi depende sa performance yan, the mutual fund company sa ginagawa niyang trading and investing in 1 day. Kasi mga professional traders ang gumagawa niyan para sa iyo. So at the end of the day, i-assess if nag-grow ba yung mga stocks na ini-investan ng mutual fund, doon na lalabas ang net asset value per share. Okay? So if you wanna know more how to compute the net asset value per share, kailangan nyo po mag-join kasi meron tayong advanced training for mutual funds, okay, sa ating workshop. So, scenario 1. So, meron tayong tatlong scenario po na ipapakita ko po sa inyo. Gusto ko pong mag-participate kayo kung alin po sa tatlong scenario po na ito, sa tingin ninyo, yung may pinakamalaking, okay, gain, okay, or yung pinaka-best among sa scenario. Wag na yung malaking gain. Yung sa tingin nyo lang na the best sa tatlong scenario, okay? Scenario 1. The market price goes up. So ito po yung chart, ito po yung price per share, ito po yung months. So sa first month, nag-invest ka na sa 10 pesos, then second month naging 12, naging 14, then tumaas ng tumaas hanggang sa naging 20 pesos sa 6 month. Yan yung first scenario. The second scenario is 10 pesos ka nagsimula, bumaba, naging 7, naging 5, naging 6, naging 10, nag-break even lang. Then third scenario, scenario number 3, is 10 pesos, bumaba ng 4, bumaba ng 2, bumaba ng 1, bumaba na, bumalik ng 2, bumalik ng 5 pesos. So, sa tingin nyo po, sa tatlong scenario, saan po ba yung sa tingin ninyo the best scenario? So, especially yung mga guests natin ngayon and yung mga nakikinig ko ngayon sa Money and Me, you could also chat po kung sa tingin ninyo. So, is it scenario 1, scenario 2, or scenario 3? Sa tingin nyo po. So, okay. So, siguro sa mga members, alam na nila. So, I do hope yung mga guests, may ano na po kayo. Okay? Meron na kayong mga hula po kung anong scenario. So, ganun siya. So, let's compute. Okay? Numbers never lie daw. So, kailangan natin i-compute. So, let's say you have 1,000 pesos per month to spare. Nag-invest ka for 6 months. So, month 1, ang 1,000 pesos mo, ilang shares ba nabibili? Again, parang gasolina lang. 1,000 divided by 10. Ilang shares? 100 shares. Naging 12, 83. Naging 14, 71, 16, 62, 18. Naging 20, 50. I-add nyo po lahat ng shares na yan. Okay? Sa lahat ng months na. So, ito po, sa scenario na ito, every month ka naglagay ng 1,000. Okay? So, i-total natin after 6 months, kasi nag-redeem ka na or nag-sell ka na ng shares, total, pag i-add mo lahat ng shares, 422.81. 20 pesos binenta mo, 8,456.20 yung total. Total contribution mo, 6,000. How much ba yung gain mo? Nag-gain ka ng 2,456. Diba? So about the second scenario. 10 pesos, may 100 shares ka, naging 7 pesos, 142.
and so on. So kita nyo, pagdating ng 5 pesos, naging 200, sobrang daming shares na bili. So nag-break even lang dito sa 6 month, then binenta mo, total shares is at 852.50 yung shares na nabili mo, times 10, that is 8,525, total na contribute, 6,000, deduct mo sa ano total na after 6 months, so kumita ka ng 2,525. Hala, mas malaki pala siya kesa scenario number 1, di ba? So, tingnan natin yung scenario number 3. 10,000, 100 shares, 4 pesos, 250. Yun, laki no? Pagdating dito, 1 pesos. May 1,000 shares na bili mo. I-total mo lahat ng shares niyan. Kahit 5 pesos lang siya pagbenta mo. Kung titingnan mo, 2,550 total shares times 5, that's 12,750. Minus 6,000 po, you've got 6,750 na gain. Ano pong reason nun? Kasi the more shares pala na nabibili, the better. Kaya pag bumagsak po yung market, kagaya ngayon, kasi hindi pa tayo masyadong nakaka-recover sa COVID, may gera pa sa ano sa Russia and Ukraine, kailangan po natin bumili na marami. Bakit? Kasi po, ngayon, the market is on sale. Parang ganito, bumagsak siya. So marami tayong shares na mabibili. Okay? So, kung titingnan nyo, sa tatlong scenario pala, yung pinakamalaki pala na mabigay sa atin na profit is yung scenario number 3. Pero yung tanong ko naman po, hindi naman po kung sino yung may pinakamalaking gain. Ang tanong ko, ano ba yung best scenario? Actually, the answer is scenario 1, 2, and 3. Kasi magician ka ba na malalaman mo kung ano yung price per share next month? Diba? Hindi naman. Sino bang makakaalam na nung December, talagang malaki yung gains na ng stocks, then suddenly, nagka-COVID, nag-drop. Diba? Nag-drop ng 2022 kasi pandemic. So, wala makakapagsabi. So, the technique is consistently mag-invest lang pala po tayo. So, yun, kung makikita mo sa stock market natin na index, okay, ito yung Philippine index natin, ito yung average gain ng top 30 companies ng Philippines, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, di ba? Since 1985 hanggang 2010, pero kung titingnan nyo po, taas, pababa, pero kung mag-draw pa ng straight line, tumaas po yan. As long as consistent ka nag-invest and long-term po ang investment. So investment mo. So buy and hold strategy, peso cost averaging, kasi hindi natin kayang predict kung ano mangyayari sa market. So kailangan mo lang ng community kagaya ng IMG para every month may mag-push sa'yo na maglagay ka sa mutual funds. Okay? So think long term. So Proverbs, ito po, mag-share po ako ng something sa Bible, Proverbs 13:11. So this honest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. So of course, marami sa atin kasi gusto ng easy money, kaya marami pong nasa scam na nawawala ng pera. So ano ba gusto natin? Yung long term. Mas maganda po yung long term na honest. Diba? So sobrang dami pong, when it comes to relationship, hindi naman siguro gusto natin na madali ang relationship. Diba? Gusto natin long term. Diba? Kaya naghahanap tayo ng partner na talagang may vision sa buhay, 'di ba? Na naaalagaan ka, 'di ba? Gusto natin long term. Hindi natin gusto yung dishonest na pera and mawawala agad, or dishonest na relationship and mawawala agad. So, I do hope that you choose long term, okay? So dito sa IMG, long term po yung gusto natin na growth ng money. So, advantages of mutual funds, of course, professional management, potential higher returns, low capital requirement, instant diversification, safety and transparency, and tax exempt. Exempted po tayo sa tax pag nag-invest tayo sa mutual funds. Okay? So, one example of this, meron nag-invest po sa PhilEquity. I mean, one example is yung SSS po natin, or Security, Social Security System, sa Inquirer.net po ito. Nag-invest po sila sa mutual funds. Okay? So, nag-invest sila sa PhilEquity. And one example of this one, isa sa member ng IMG, nag-invest po sa PhilEquity. So, PhilEquity, before,
nag magkano ba? 5,000 pesos po yung ininvest niya. Ang NAV per share noon is 9.73. So yung 5,000 niya, ang nabili is 496. Okay? So 496. Ito po ha. Okay. 496. So kung titingnan niyo po 5,000 pesos 9.73 per share ang nabili niya is 496 shares. So ito po na ano pala website, dito niyo makikita yung iba't ibang legal na mutual funds company, pifa.com.ph. Okay, so ito, after how many years, naging 41.66 per share siya. So, 2009, bumili siya, 5,000 pesos, nakakuha siya ng 496 shares kasi 9.73 pa. Binenta niya noong February 21 to 2018. Naging 41 na yung Philiquity. So, kung i-compute nyo, nung February 21, 2018, yung value ng pera niya is already 20,664. Minus 5,000 na capital, kasi ito yung pinasok niya, nag-gain siya ng 15,664.25 pesos. So, in 9 years time, from 2009 to 2018, nag-gain siya ng 34.8%. So, or 1,740.46. So, di ba, yung average actually ng mutual fund nasa mga, ano lang eh, 10% to 12% or 8% to 12%. Pero bakit ito naging 34.8% per year? Bakit nga ba? So, if we analyze it, nung nag-invest po kasi siya noong 2009, actually what happened was the Asian financial crisis. I mean, global pala ito, financial crisis noong 2009. So, nung global financial crisis, bagsak yung presyo. And ito, wise itong member na ito kasi nag-IMG, bumili siya. Okay? So, yun yung nangyari. So, ibig sabihin pala, pag bagsak ang market, the more ka bibili. Kasi mas maraming shares ang makukuha mo. And market will go up. Imposible naman po na, let's say, si mutual fund. Kaya nga ako, hindi natatakot mag-invest sa mutual fund. Maraming companies na ini-invest sa mutual fund eh. Imposible naman siguro if si Jollibee SM Ayala nag-invest si mutual fund. Bagsak lahat ng companies. I mean, mawawala lahat ng companies, malulugi lahat. Hindi, di ba? Kasi malalaking companies yan. So, si mutual fund, maaring bumaba yan at certain point, pero tataas talaga yan. So, that is why, the more na bumaba po yung market, the more you should put more money po sa market. So, kung isipin mo, ngayon na nag-pandemic, dapat pala, nag-i-invest tayo. Hindi tayo natatakot. Kasi the market right now is on sale. The market right now is sobrang baba ng presyo. Especially right now that the economy is starting to open. Di ba? So, did you know na yung mga ganitong situation po sa market, it would take around 10 years bago maibalik ng ganito. 1997, drop ang market. Asian financial crisis. After 1997, after around 11 years, 2009, bagsak dahil sa global financial crisis. 2020, ano nangyari? Bagsak na naman. COVID ba ang dahilan? Yes, si COVID ang nagpa-worse, but actually, pabagsak na talaga ang market. May crisis na papunta, nag-aggravate dahil sa COVID. So it would take another 10 years for you to get a cheap price of per share sa market just like what we have right now. So after this one, if you're listening to me right now, if you're wise enough, you join. After this one, you join IMG, fill up kayo, invest kayo sa mutual fund. Have that sense of urgency. Kasi ilang beses ka na bang sinabihan ng kaibigan mo or someone na mag-ipon na, pero ngayon hindi ka pa rin nag-iipon, another 10 years na yung nawala, wala pa rin tayong naiipon. Diba? We make so many excuses. And you know,
sometimes we just have to say to ourselves na ngayon na, kailangan ko nang simulan. Because the hardest thing in life is getting started. Okay? Of course, sustaining, ibang ano na yan, ibang story na yan, pag sustain sa habit. But of course, when you are in IMG, matututo ka po and mapupush ka na mag-ipon. Kasi you are part of an organization ng mga savers. Okay? So mutual funds and stock market, ito po yung benefits natin when you are with IMG. Okay? So when you are a member, meron ka po mga benefits na makukuha. First, pwede ka na mag-invest ng may 1,000 pesos ka na agad sa Solibo funds and may 20 pesos ka po, I mean, pwede ka mag-add as low as 20 pesos doon sa mutual funds mo. So imagine, pwede ka na mag-add, di ba? So instead of bili mo ng ice cream, i-add mo na lang sa mutual funds mo. So again, may 1,000 pesos ka na pang open ng account pag member ka ng IMG. May free investment seminars ka para may guide ka kasi hindi pwedeng invest lang tayo ng invest. Hindi natin naiintindihan yung pinapasukan natin. So 0% entry fee ang mutual funds din. Pag member ng IMG, mawi-waive po yung fees. Okay? Then 22, meron kang access to stock. Pwede ka mag-stock online trading if sa tingin mo confident ka na. Meron kang free investment guidance at ating partner po na si MyTrade. Okay? So, yun. So, did you know that initial investment right now, before from 5,000, 1,000 na lang. Additional investment before, 1,000, ngayon 20 pesos na lang po. Okay? So, mutual funds and stock market. So, two ways for you to invest in Jollibee. Okay? Tanong ko, gusto nyo po bang mag-invest sa Jollibee? Sino namang hindi gusto, di ba? Na habang kumakain tayo ng Chicken Joy, kumikita tayo. But there are two ways for you to invest. First, become a franchisee and invest more or less 30 million to open up one branch or become a shareholder in the stock market or mutual funds. You only need 1,000 minimum for initial investment. So, ano po bang gusto, ano po bang meron tayo? 30 million or 1,000? How much do you have right now? Mas okay if mag-invest tayo sa stock market and mutual fund. So, dito sa IMG, we are not only teaching about stock market, we also bypass the middleman. Ano bang ibig sabihin ito? We have access to financial companies, enjoy discounts from financial products you buy, become your own money manager. Kasi, ang usual kasi, ikaw, may agent ka para sa Sun Life mo, sa Fidelity mo, insurances mo, naghanap ka ng ahente, sila yung kumikita, i-bypass po natin yan. When you're a member of IMG, you gain the commission, you earn discounts para at least makasave ka sa mga transactions mo, insurances, and investments po. Okay? So outside IMG, investment, mutual fund, healthcare, insurances, may broker or sa banko, sila yung nagko-commission, wala kang discount, sila yung kumikita sa kinukuha mo. So instead of that, mag-member ka na lang ng IMG. Okay? So, one-stop shop, lahat po meron tayo, allied financial services, general insurance, real estate, investments, life insurance, and healthcare. Lahat po ng kailangan mo. Naghanap ka ng lupa para matitirahan, real estate, meron tayong partners. Naghanap ka ng investments para sa college education ng anak mo, meron tayong investments, meron tayong mga mutual fund partners. Naghanap ka ng healthcare na long term para at least pag matanda na tayo, meron tayong pang hospital, meron din dito. Life insurance man. So instead na magpunta ka sa iba't ibang ahente or sinong mga gurus dyan, mga ganyan, focus ka na lang diretso sa IMG. Andyan na po lahat. Okay? So tinuturo lahat dito. One stop shop po tayo. So when you become a member, you actually save around mga actually, if I compute it all, mga 200 to 500,000, if talaga i-maximize mo. Kasi meron tayong mga discount. Kahit nga pagbili ng sasakyan, may discount tayo. Okay? So meron po tayong 63 benefits as of the moment. Get back to the one who invited you to know more regarding this one. So, become a member. Kahit yung mutual fund lang gusto mo, mag-member ka na po agad. Ask the one who invited you for his or her link. Ask him or her magkano po yung membership. Okay? Kasi iba-iba yung membership for international, iba-iba din yung membership for local. Okay? So, pag nag-member ka po, yan, may dashboard ka, and then makikita nyo po lahat ng benefits nyo. Pag i-click nyo po yung Solibo, dyan, view portfolio, makikita nyo po lahat ng
mga pinasok nyo po na shares and mamomonitor nyo po. Okay? So who are the members of IMG? We have Rex Mendoza, Brother Bo Sanchez, Boy Abunda, Corina Sanchez, Rojas. Kilala nyo po ba? I think kilala po natin sila, di ba? Silang lahat. So si Rex Mendoza is the president of Rumper and the previous executive of PhilAm. Si Brother Bo Sanchez, if nag-attend kayo in the feast, talagang sobrang galing din na speaker. Of course, Boy Abunda and Corina. So if they are a member, mas okay din na tayo din po member, di ba? So meron din tayo mga people who are members of IMG, mga uniform personnel, mga police, may mga engineers and teachers, may kahit nga yung mga ordinary people like si Greg Subilhig, production crew, naging janitor, naging auto mechanic, naging marketing director, naging senior marketing director. So imagine the opportunity that IMG could give people. So noon, pag ano ka lang, maganda yung trabaho mo, ikaw lang yung inoofera ng mga ahente, ng mga banks, but with IMG po, talagang ito yung sinasabi kong company na with a heart, kahit construction worker po, tinutulungan nating matuto. Wala po tayong, kumbaga, walang discrimination po sa IMG. Okay? So, OFW Seafarer, we also help them kasi madalas sa kanila, maraming pera pag nasa abroad, pag uwi sa Pilipinas, ubos agad. Okay? So, kailangan po nating tulungan sila. So, meron din tayong mga millennials and millennials. Okay? So, lahat po dito from all walks of life sa IMG. So, sabi ni Bill Gates po, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sabi din ni Brother Bo Sanchez sa book niya, na 8 Secrets of the Truly Rich. Once again, I wish to thank the International Marketing Group who introduced me to these figures. As usual, I put stories by the numbers. Ano po yung diniscuss niya dito? Mutual funds po. Saan po siya natuto? IMG. So, if decided na kayo, deposit sa mga bank account na ito, for your membership, ask the one who invited you kung magkano, mag-fill up na kayo ng form pagkatapos nito. Again, have a sense of urgency kasi if meron kayong natutunan ngayon and meron kayong na-realize, bukas mawawala na po yan kasi baka makapunta din kayo ng mall and makapag-swipe ng credit card ninyo or debit card. Okay? So, important po na right now, you join, you decide to become a saver, an investor for your family and for your future. Okay? So, build your future with IMG. I'm Engineer Julius Montero. That's my contact number. That's my email address. That's my page, Financial Independence. Please like it. Punta po kayo sa Money and Me po sa ating group para po at least matuto kayo sa mga replays po. Mag-ano kayo doon sa mga replays manood. Okay? So, the best time to invest is yesterday. The second best is today. The worst time is tomorrow because sometimes tomorrow becomes never. So, thank you so much. To God be the glory, and let me give you back to our host.